polvoron video ni President Bongbong Marcos. Fake. Although alam nyo, kahit naman hindi lumabas itong mga analysis nito na nagsasabing peke yung polvoron video, kung kayo ay talagang supporter ng Marcos family at nasubaybayan nyo mula nung pagkabata nila hanggang ngayon na naging presidente si Bongbong Marcos. Isang tingin pa lang po dun sa video na yon, sasabihin mo na kagad na peke. Dahil kung sabihin man nilang may konting hawig kay Bongbong Marcos, hindi po siya yung nasa video na yan. Pero sige na nga, basahin natin ang mga analysis na nagpapatunay na peke itong polvoron video na ipinakalat ni Maharlika at ni Harry Roque. Kasi ngayon parang dinideny ni Harry Roque na isa siya sa nagpakalat ng polvoron video ni PBBM. Pero basahin po muna natin itong analysis ng DAO. Sabi po rito, experts from the Deepfakes Analysis Unit, or yun nga pong DAO, part of the Misinformation Combat Alliance based in India, have concluded that a video circulating last July, which allegedly depicted a man sniffing illegal drugs, lacks authenticity. Their analysis revealed that the video was extensively manipulated to falsely portray President Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi pa sa ibang balita, based on an interpretation of the Sensity AI analysis report, the DAO said the video shows indications of manipulation. So, mga eksperto, pinatunayang peke ang ikinakalat na animoy polvoron video laban kay PBBM. Pero teka muna, hindi ba may sinabi si Maharlika at itong si Harry Roque na authenticated daw yung video na yon? At ipapakita nila at ilalabas nila yung authentication ng video. Pero hanggang ngayon, wala silang naipakita. Ni hindi nila nasabi or pinakilala kung kanino nanggaling yung video na yon, kung sino ang gumawa ng peking video na yon. Pero tulad nga ng sinabi ko, noon pa man, unang labas pa lang ng video, peke na po. The mere fact na inabot sila ng halos isang taon, kaka-announce na ilalabas na nila yung video, pero inabot na ng siyam-siyam, ito lang palang klaseng video na to ang ipapakita nila. Sa sobrang high-tech ng technology, hindi pa sila nagbayad ng taong gagawa talaga na magmumukhang authentic at magiging kamukha talaga ni Bongbong Marcos yung nasa video. Dahil sabi ko nga sa inyo, bulag na lang, malabo ang mata, may katarata o kung anuman ang taong magsasabing si President Bongbong Marcos yung nasa video. Pero ngayon nga, hindi ba parang dinideny ni Harry Roque? Kasi ngayon po nagtatago nga si Harry Roque at siya ay isa sa mga itinuturo na nagpakalat ng polvoron video na yon. Dahil balita po ngayon na nagsampa ng disbarment case ang isang dating kasamahan ni Harry Roque. Basahin ko po. Ang hindi mahanap-hanap na si Harry Roque ay sinampahan na ng disbarment case ng dating niyang kasamahan sa gabinete ni Duterte. Sinampahan ng disbarment case ni Attorney Melvin Matibag si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kadahilanan ng malisyosong post nito sa social media patungkol sa paninirang puri sa Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa aligasyon niya at ng kanyang mga kasama sa maisog tungkol sa polvoron fake news edited video. Kasalukuyan ngayong nagtatago o tila naging pugante ang dating sundalo ng mga Duterte dahil sa pagkakadawit nito sa Pogo. Pero sa isang statement, sinabi ni Roque na itong complaint na ito ni Attorney Melvin Matibag is a desperate act of attention. He also accused the House Squad Committee of crushing him because of the polvoron video. Sa lahat ng ito, isa lang ang sigurado. Pinupulbos ako ng Quadcom dahil sa polvoronic video. Bakit ka naman pupulbusin? Eh kung talaga naman isa ka sa nagpakalat ng polvoron video. Tandaan po natin, nung nasa abroad si Roque at doon pa magpipremier daw yung polvoron video. Pero teka muna, ano na nga ba ang nangyari dun sa sinabi ng mga kapulisan natin
nahahabulin nila ang mga nagpakalat ng fake video na yan. E July pa nangyari yan. Tandang-tanda ko, sona ni President Bongbong Marcos nung inilabas nila yung fake video na yan. At noon pa lang, wala nang naniwala sa kanila. Well, yung mga aliporis nila, yung mga supporters nila, paniwalang paniwala. Kahit na deep inside them, alam nila na inuutulang sila ni Harry Roque. O hindi ba ang sabi ng PNP? Hahanapin nila at kakasuhan ang mga nagpakalat ng video. Eh, kitang-kita naman natin na isa si Harry Roque na nagpakalat ng video. Tapos ngayon, sasabihin niya, pinupulbos siya ng Quadcom dahil sa polboronic video. Pero teka muna, totoo ba na isa si Harry Roque sa nagpakalat ng video? Panoorin nga po natin itong world premiere ng polboronic video ni Harry Roque, kung saan una niyang inilabas ang video ni President Bongbong Marcos daw na nagpopolboron. Panoorin po natin ito. Lumabas po ang PIDEA leaks na nagsasabi na meron pong ebidensya ng presidente natin ngayon ay suminghot ng pulboron. Tinanong siya, totoo ba ho na nung minsan ay kayong suminghot ng pulboron? Ang kasagutan niya, I will not even dignify that with an answer. Matapos na magkaroon ng authentication ng PIDEA leaks dahil tumayo sa Kongreso si Agent Morales, tinanong siya muli, anong sagot niya? Ha! 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 Katatawan ba yun? Yung tanong kung siya ay drug addict? Kung siya ay ordinaryong mamamayan, wala akong pakialam kung siya ay drug addict. Pero dahil siya ay presidente, ang dapat nating malaman, itong cocaine, ang pulburon, nakaka-impluensya ba yan sa iyong desisyon na makipaggera ngayon sa China, ang pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Yung paggamit ng pulburon na nagiging dahilan para sa anxiety attack, sa panic attack, yan bang dahilan kung bakit kinaladkad mo ang Pilipinas ngayon sa gera na wala naman tayong interes? Anong interest natin makipag-gera sa China? Ang China ang number one trading partner ng Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, ang number one na namumuhunan sa Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, number two sa pagdating ng mga turista. Anong dahilan natin para makipag-away dun sa number one trading partner natin? Bakit ang Estados Unidos, number one, nakakompetensya ng China, nag-uusap palagi ang mga presidente at ang mga gabinete? Bakit si Marcos Jr. ayaw makipag-usap? Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha! 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 Deep fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, bangag! Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. You're President Coke Addict. Ang sagot nyo, no. He is Addictus Benedictus. So, anong masasabi ninyo? Diba ang yabang-yabang pa ni Harry Roque na ipapalabas niya yung world premiere ng polboronic video?
at kung ano-ano pang mga mapanirang salita ang binitawan niya. Tapos ngayon sasabihin mo, pinupulbos ka ng Quadcom dahil dyan sa polvoronic video na yan? Ito mga PNP natin, kitang-kita po natin dito sa video na to na isa si Harry Roque sa nagpakalat ng video. Tapos sasabihin nyo, hahabulin ninyo ang mga nagpakalat ng video. Asa na? Meron ba kayong nahabol? Meron ba kayong in-interrogate? Meron ba kayong hinuli? Wala. Ito kitang-kita ho. Alam nga naman AI ito. At deepfake itong video ni Harry Roque. So alam nyo, dapat po tayo ay maging mapanuri. Dahil sa pag-usbong ng AI, mas madali na ngayong mag-manipulate ng video at gumawa ng deepfakes. Kaya't doble ingat tayo sa mga ganitong klase ng content. Hindi porket viral, totoo na agad. Mga eksperto lang ang makakapagpatunay kung may manipulation sa isang video or authenticate its veracity. Lalo na kung ginagamit itong mga deepfakes para sa pamumulitika at paninira laban sa mga political figures at personalidad. So, sa ating mga kapulisan, kitang-kita na po natin. Hindi po pwedeng magsinungaling itong video ni Harry Roque unless sabihin niya na ito ay AI generated. Again, ingat-ingat po tayo. Dahil para sa akin, itong AI na to ay isa sa nakakatakot na imbensyon na maaring sumira sa katauhan ng isang tao. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.